Okay, what's up mga idol? Magandang umaga sa inyo mga ka-inspiring. Meron na naman tayong panibagong video, panibagong araw. So, ngayon is napakagandang opportunity. Alam mo yung ganito talaga tayo pag may mga opportunity na ganito, hindi naman natin alam ang mangyayari sa buhay natin, di ba? Life is too short, hindi natin alam yon. So, ngayon, i-grab natin yung opportunity na nag-post kasi si Abu Philippines tsaka si Sir Mel na pupunta sila sa Mascara this weekend. Ang Mascara Festival is sa Bacolod yan and it happens to be in the mid of October. So, that is sa linggo na yon. So, ngayon, bumili tayo ng cartolina tsaka pintel pen. Yun. Ganun tayo mga lods, kay mga taong hinahangaan natin. Yung nagugustuhan ko lang sa Quadro de Alas is yun nga, alam mo yung mga content creator mga lods is may kanya-kanya yan silang mga niche or concept ng videos nila. Alam mo, ang pinakamahirap na gagawin na content is ang pagpapatawa. Napaka-genuine nila talaga mag-gawa ng mga videos. So talagang original talaga. So talagang naghanga ako rito sa kanila, no? Kasi mahirap eh, kahit ako nga bilang content creator dati, previously talaga, baguhan naman tayo, no? Subukan tong mundong ng pagko-content or pagka-vlog. Kaya para sa akin is siyempre kailangan mo talaga, para hindi ka mahirapan, kailangan mo ng mentor. So nouna is ginawa natin kay Boy First Time at saka ng Hampas Loopers. Ngayon naman, dito naman sa Ibo All Stars, which is, alam mo yun, layo kasi eh. Tatawid pa tayong dagat pa Manila, tayo dito sa Panay Island, sa Aklan. So, pinapanood ko yung mga yan. Alam mo, yung isa talaga dyan nakaka-inspire itong si, hindi pa nabuo yung team graffiti ni Boss M at ni Boss Jack Ripay. Naka-subscribe na ako kay Team Katagumpay kasi nagugustuhan noon kasi grabe yung pinagdaanan kong depression. Alam mo yung mababa talaga yung moral natin dahil sa pinagdaanan natin na wala tayong paa. Yan si Team Katagumpay, si JTV, pinapanood ko yan. Isa yan sa mga pinapanood ko. Nung nag-umpisa pa siya, unang sahod, kita ko yan. Tapos, si Jawo, yun, si Joe Moto Vlog, pinapanood ko rin yan kasi sa mga content niya, mga prank. Doon tayo, tagal na ako talaga pinapanood yan, hindi ko pa kasi alam noon kung paano mag-start na mag-vlog or maging content creator. So talagang inaaral muna natin yan para, alam mo yung pinakamahirap dito is pagharap sa inyo mga lods sa camera. Yung kukuha ng confidence, yun ang isa doon yung pakahirap talaga. At naintindihan ko yan. So kung ikaw ay baguhan pa lang, nag-aspiring motovloggers ka or vlogger or content creator, yun talaga ang una mong conquer or ipanalo sa sarili mo kung paano ka magharap sa camera. So ito, nagagawa natin to. Kuha muna ako ng gunting. Kasi mahirap magpatawa. It's because lalo na may mga pinagdadaanan ka, of course. Nasa personality kasi yan eh. So, alam nyo man, nag-uumpisa tayo, fish vendor lang ako. Tapos, nag-uumpisa, maliit lang akong channel. Yung akin dito talaga is my mental health. Kasi, yun nga, I have to be busy para hindi ko, walang magpa-flashback. Kumbaga, kasi, naunti-unti ko na siya nakalimutan dahil sa pagko-content creator. Ito nagugustuhan ko. At saka yung pagmumotor naman is, doon ko naramdaman yung kalayaan na dati 6 months ako sa loob na ako ng kwarto. Halos kahit nakapikit ako, memoryado ko na kung saan yung corner ng kwarto namin, alam mo yun. So grabe talagang struggles sa pinagdaanan ko. Nakalabas ako na ng bahay dahil sa motor. Pinag-aralan ko talaga siya. Ang pag-iingat talaga andito na yan sa akin. Yun ang una ko talagang inanalyze kung matumba ako. Yung kasong matumba ako sa motor, una ko ibagsak. Diba? Yun mga tanong mo eh. So nadaanan ko na isang beses. Natanggal yung paa ko, natumba ako. So in just few seconds, dapat in split seconds, meron ka na tinatawag nating decision making kung ano ibagsak mo. Kung ito ba o ito ba. So yung point dito is, sa buhay natin mga lods, how to be happy talaga. Wow! Love other people, don't hate people. Kung meron man nagawa sa iyo yung tao,
pagpasensyahan, intindihin mo, kasi meron talagang taong, ano lang, mahina sa emosyon, yung, basta, ang masarap na lang mag-intindi at payapa buhay mo. Kaya ito, move on na tayo dito, dami ko, sinsya na, madaldal talaga. Madaldal yarn! So, ngayon, gagawin ko na tong, parang, katulad din ginawa natin kay Boy first time. So, i-welcome natin sila dito sa Aklan para mag-enjoy sila sa biyahe nila. Dadaan pa sila papuntang Capiz. Tapos, siya ka pala si Sir Mel din. Nag-post. So, mabuti at doon nila pinos yung mga skeds nila. Malalaman natin kung anong mag-iintay tayo. So, ngayon is 10:15 ng umaga. October 20. Yes, Webes na araw. So, gagawin ko na to para, siyempre, para mapansin tayo. Baka... yun nga, baka sa sobrang bilis, ang lalaki pa naman ng mga motor na mga yan. So, talagang mabilis yarn. So, talagang, we have to create something na mapansin kaagad nila tayo. Sana naman ni Boss M, hindi tayo lagpasan na ni Boss Jack at lahat ng motorkada, ayan. Si motorkada is ano, what do you do for a living, sir? So, parang si Daniel Ma. Yes, yun. So, talaga, na-excite ako ngayon. So, umpisa na natin to. Ang dami kong daldal, no? Sorry, ah. Okay, mga lods. Ito na ang nagawa natin. Yan, ang finish natin. So, welcome to Aklan, Evo All Stars. We have the Team Katagumpay, Jawa Motovlog, Motoranda, Sir Mel, Buhawi, Hammerman, Boss Jack Jack, General Kamote TV, Boss M, Motorkada, Team Graffiti. So, welcome po at sana mag-enjoy kayo sa pag-travel nyo papuntang Mascara Festival sa Bacolod City, the City of Smile. Ayan po. So, tuloy na tayo doon sa area na paghihintayan natin sa kanila. Okay, welcome, welcome po. Okay, mga lods, good noon. Magandang tanghali po kayo lahat. Nandito tayo ngayon, nag-aantay tayo sa mga Evo All Stars. So, andun sa sila, nag-overnight pala kahapon sa Boracay. So, andito tayo sa may signboard ng kung Kalibo at saka dito pa Hawili. Yun, yung view deck doon sa Tangalan, no? Na I love Tangalan. So, i-guide natin sila. Dito tayo mag-aantay sa barangay na Isod, Ibahay, Aklan. Ibilis na kasi ang lalaki ng ano, mga motor nila. So, tsak, mabibilis itong mga to. At yun, kung mapapansin nyo, oh, malayo pa. So, talagang maano natin mapansin sila na parating. So, talagang makapaghanda tayo. Ayan. So, ito ang the best spot sa akin. Kasi ngayon, ayan, highway, maraming mga trucks. This is the West Road. Ito yung talaga National Highway dito sa western side of Aklan. So, papunta itong Boracay at papunta rin itong Kalibo International Airport. So, wala silang way na talagang may iba pang daan. Dito talaga sila dadaan sa atin. At saka doon na yung may diversion road na. So, mag-aantay-antay tayo. Ang oras ngayon ay... yan yung oras, 12:03. Ng tanghali and ayon doon sa schedule nila na magte-take off sila doon is 1 PM o baka mas mapaaga pa kasi pa-Bacolod sila eh. So ngayon is October 21, Friday. So ang Mascara po ay sa Sunday, yun yung schedule nila sa 23. So bukas, Sabado 22. So antay-antay muna tayo. Okay? Okay mga idol. Mag 12:54 na. So, malapit na tayo mag-isang oras dito nakabantay. So, tsaga-tsaga lang mga lods. So, 1 o'clock, malamang-lamang yan dito. Sa lugar ko na pinaantayan is, this is about mga 42 kilometers from Katiklan. So, kung totoo na talagang isushoot nila yung 1 PM departure doon sa Katiklan, mag-alis sila doon. So, malamang-lamang dito sila mga 2. Kasi meron ding nag-aabang doon sa crossing Navas. So, tsak may madili-dili sila doon mga 5 minutes, let's say, ganun, 10 minutes.
So marami ring nag-aabang talaga ngayon sa daan papuntang Negros sa kanila. So salamat sa mga update. Talagang papagbigyan nyo dito sa Panay Island ang mga fans ninyo, mga idol. So update tayo, mga idol. It's 1:22. So may tumawag sa akin. Pinsan natin, mga lods, sa yun, tumawag sa akin na andun, nagliligpit na sila. Talagang napaka-disiplinado ng mga grupong to. Kasi pag sinot nila 1 o'clock, andun talaga sila 1 o'clock. So kasi kailangan talaga 1 o'clock kasi marami pa silang hihintuan, no? Isa pa tayo dito. At malamang-lamang pa Rojas, Iloilo. So maraming nakaabang ngayon. So update, mga idol. It's 2:26. So mag 40 minutes na silang nakaalis sa last message kanina doon sa Katiklan. So maya-maya mag-aambag na tayo. So ready na tayo. So makikita natin doon sa lamalayo kung darparating na sila. Do sige, play. Rebel Stars! Woo! Motor Honda! Siya si ba? Si Motor Kada. Ah, wow! Thank you po! Salamat! Pa-picture na ako to. Boss, thank you. Boss M! Pag-ihin to. Thank you po. Ay, taloy. Yun! Wait. Oh, ani. Nakala ko may hammer truck. Mga lad, so nakaalis na sila. Magmamadali sila eh. Alright. So yun nga, sobra po talaga natuwa sa opportunity na ito. Yes. Grabe. Hindi ko ma-explain ang feeling ko, mga lad. Sarap. Napakasarap talaga. Ayan, makita mo mga hinahangaan natin sa industriya ng motovlogging. Ang dami na tuloy na, alam mo yun, pag mga ganyan kasing opportunity, iba yung mga feeling eh. Mayroong marami nang pumapasok sa isip to na gagawing mga content dahil na-inspired ka sa kanila. Alam mo yun, parang ganong feeling. Dito ko sana sila i-guide. Nagmamade sila sa punta oras. Ito, Siargao Field dito. Ayan. So, kaso sabi ni Boss Jack Jack, kapos sila sa oras at nagmamadali sila. Sabi pa na silang stop over. So, naintindihan natin yan. Pero, thank you so much, Boss M. Talaga, grabe. Napaka-humble. Sarap ng feeling. Si Boss J Mac. Motor Kada, yun, si Termel. Actually, dami ka dito makikita na magagandang tanawin sa analog eh. So, ayan, eh, kaso iba yung direction nila. Ayan, dito tayo sa DNR, regional seedling area. So, wala ka namang iikutan ditong lugar, mga lod. Yung mga tagos dito, doon din ikaw sa main road highway. So, maganda dito, maraming twisties, ayan, maganda tanawin, overlooking, ayan. So, syempre,
kapos talaga sila sa oras. Makita, pakita natin sa kanila yung falls dito at saka yung view deck dito sa I Love Tangalan, dito sa bayan natin. Siyempre kapos talaga sa oras. Maganda sana rito yung experience nila sa pagra-ride. Yan, close to nature talaga. Ayun, si Boss Arch, yung 01 Moto. Yan, binigyan tayo ng sticker. Sayang, makalimutan Boss Jack Ripay ang mabigyan ng Hammerman sticker. Pero anyway, meron naman siya dito sa harap ko. Yan. Yun, mga twisties dito, mga lodge. Talagang mag-i-enjoy sana sila dito. Yan. Dito tayo sa Tambayan, Tambay. Pag weekend, sa Maralaki, Itaclan. Yan. Hindi saka pa picture sila dito sa view deck. Okay lang yun. Marami pa namang next time, di ba? Alright, thank you Boss Jack. Boss Ed. Yan, pakyat na tayo dito sa view deck. Yun. View deck, pagkaganda. So yan, super ganda ng araw natin yan. Nakompleto talaga tayo. Wow! Maraming salamat, Ibo All-Stars Team Grapite! Sobrang tuwa talaga, grabe. Well motivated tayo, magpatuloy tayo sa pagpa-content. Magbo-vlog natin. More motorcycles at helmet to review. Yes! Yes, sir, man! Maraming salamat sa inyo! God bless, enjoy Mascara Festival! At dito sa dulo ay ipapakita ko sa inyo ang Willy Falls. Ayan, bago tayo mag dito sana. Pasok tayo rito. Ayan. Dali lang, ha? Alright! Ayan, yung Willy Falls, mga lod. Saglit lang tayo rito. Maganda rito. Meron dito ang rapidex. Meron dito ang rapidex. Mga load ko yan. So yan po yung falls natin dito. So sana yung Ebo All Stars. Ayan. Makita niyo yung falls. So ayan na po. Maraming salamat at umabot kayo dito sa dulo. Thank you so much mga idol. At see you on my next content. Babush. Peace out.